introduction. Mga hapon sa inyo lahat, The Strong Visayas Mindanao, at saan man sulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia de Villame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie de Villame. At ako po ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon, nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado, nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepeperay muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero, may mas malaking hangarin, at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro mas maganda, mga tanong na lang, para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanina mong galing. Tagalog okay. Na lang para mas maintindihan natin mga tanong bayan. Rhea Fernandez from TV5. Mm-hmm. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Rhea. Sir. Willie na lang. Magdang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pag palarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may Itbulaga pa rin. Yun lang. Okay, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagka-senador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung nakikita ko, away. Away ang awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang kapuso-puso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo, marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayan mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinaka-malaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nalidinig ko for 21 years. Tama natin mga kababayan. For 21 years, yung mga nagbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing, ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano mabibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pang matrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo ng ating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ganoon ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan, lalo-lalo na mahirap. Kung makikipag-aaway ako sa Senado, makikipag-aaway ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winning circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako magpipili mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangarang kalaman dito eh, yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig yun lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ang awayan. Yung bang nakikita ba na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip nila ay kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila mapapansin lahat yan.
sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, gustong-gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap. Para kung bibili ng gamot, paano tumatagal ang buhay na mahirap? Walang pambiling gamot. I think yan ang pang isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala nang bayad, libre-libro. Diba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila, kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, eh. Hindi ang bayan. Kasi nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagkakabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1:45. Asan yung microphone? Sharian. Sir, magandang araw. Opo, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, palarin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak ng puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako kakarap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano bang dapat natin gawin para matulungan natin itong mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminhawa ang buhay natin mga kababayang mahirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Lahat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tung may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis ha? Ay. Hindi naman. Okay. Okay na. Thank you, sir. Okay, but anyway, maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si Chairman yung mga rules. So pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at mabuhay. Sana ang pag-asensyo ng bayan, pagmamahalan. Maraming salamat. Sir, photo op po sa gitna.